Natamaan ko siya. Lahat. Mahirap talaga manghiram ng baril. 6 o'clock lang. Yun! Tumba! Perfect! May bisita ako ngayon mula sa Philippine National Police SWAT. Astig. Astig, astig ha. Anak ng miskit. Ito yung nakilala ko dati nung naka-deploy sila sa pandemic. Ha? Mag-anak ng miskit, anak ng sundalo. Tatay mo, basta sana. Yes, sir. Anong, sana siya ngayon. Sana. Eh, sama ngayon. Samar. Samar na yung sundalo. Doon sa HID? Nandito siya sa kanila. Anong unit ka natin? ID. First sergeant. First sergeant siya. First sergeant dati sa... Anong pangalan tatay mo? Arsenio. Master Sergeant Arsenio El Gato Portoliano. So si Master Sergeant Arsenio Portoliano ay mayroong anak na nanilibihan sa Pilipinas Service. Pakilala. Sir, ayun, Patron Manuel Portoliano, sir. Assign at present assign. San Juan City Police Station. SWAT, sir. Oh, ilang taon na servisyo? 5 years, sir. 5 years? Oo. So... Ngayon, nasa SWAT ka? Yes, sir. Pag sa SWAT, ano bang mission ng... kapag nasa SWAT, ano bang kaibahan sa mga ordinary na police din? SWAT, parang special unit yan eh. Yes, sir. The main duties and responsibilities sa SWAT operative, sir, is to respond sa high-risk situation. Oo. Hostage-taking. Yes, sir. Oo. Serving a warrant of arrest. For those wanted person within the area. So kapag may mga criminal sa San Juan area, ikaw yung... More or less kayo yung automatic tatawagin. Yes, sir. So rescue din, parang kung sa army pa, mga ranger automatic tatawagin pag may mga pasaway. So yan yun sa SWAT. So nag-request siya sa akin na kung pwede bigyan ko siya ng mga additional tips sa pistol marksmanship para mas maging mahusay. Kasi dapat ang police at ang army ay mahusay sa pagtudla para magampanan namin ang aming tungkulin ng mabuti. So first step natin, ang gagawin natin ngayon, assessment, diagnostic. So, alamin ko muna, parang sa doktor din. Alamin ko muna kung may sakit, paano gagamutin. Yan ang trabaho ng isang coach. So, bilang isang marksmanship coach, alamin ko kung may problema, kung wala namang problema, ipa-improve pa natin further. So, i-elevate natin yung kanyang skill level. Okay? So, para malaman, dry practice muna tayo. Familiarize with the weapon, you are using Glock 17 Gen 4, issue sa kanya. Ang sa amin ay Gen 3, Glock 17. Gen 3 yata sa amin eh. Gen 4, parehas. Parehas. Parehas pala. Parehas na Gen 4 ang gamit ng Philippine Army at saka Philippine National Police. So, yan ang isa sa talagang... pasalamat ng mga sundalo at mga pulis sa ating mahal na Pangulo during his time yan. Talagang siya nag-advocate. Mabigyan lahat ng sundalo, hindi lang mga officers. Kita nyo, mga sundalo natin ngayon, marami may sarili ng Glock. Ako, parating na rin yung aking Glock. Kaya, compete lang talaga tong aking Shadow 2. Ha? Anyway, pupunta tayo ngayon. Kailan ang last mo na training sa marksmanship pistol? August 2019. This year. Malapit lang 'yan. Gaano katagal ang training niyo? Maraming bala. Okay. So, may iba't iba ang approaches sa training. Yung paraan sa police ay iba, pero basically yung principles na marksmanship the same. So, titingnan natin ngayon. Dry practice ka muna. Bigyan kita ng 5 minutes. Then,
i-assess ko yung skill level mo bago ko malaman kung ano yung improvement na ibibigay ko sa iyo. Parang doktor lang na. Sige, banat. Go. Yes, sir. So, si apply mo lahat ng principles ng marksmanship ayon dun sa napag-aralan. Then, ang ating objective, matamaan natin letter A. Pagbigyan kita ng tatlong bala, letter A, tatlong bala rin sa letter A. Diyan mismo, literally, sa letter A ang patama. Magtabi-tabi. Hindi mag-iwahiwalay. So ako, ganoon din ang gagawin ko, dito rin sa kabila. 3 rounds, sa letter A din lahat ang tama. Ganoon din ang gagawin ko, okay? O sige, pero ikaw na mauna. Okay, shooter, are you ready? Eyes and ears. Three rounds. Let us fire 3 rounds. Shooter, load and make ready. Firing line is ready. Commence firing. Deliberate lang, huwag bilisan, dahan-dahan. Letter A ang ating. Nice one. Shooter, unload and show clear. Unload and show clear. Okay. Lapitan natin ang ating target. So, paglapit natin sa ating target, pakikita natin closely, ma-analyze natin. So, anong may tawag mo? Saan ka? Hitting what? Hitting left. Hitting left. Ang behavior ng tama ay pahaba, pakaliwa. So, sa initial assessment ko dyan, mahigpit ang shooting hand. Tapos pagkalabit, kaya pagkalabit ang barrel may movement papunta doon. Although yung tama yung sight alignment, pero papunta doon. Okay? So sa mga ganitong klaseng tama, marami tayong pwedeng sisihin. Baka ang bala hindi akma para sa barrel mo, or wala ka sa kondisyon, or talagang na-tense lang yung paghawak mo ngayon. Okay? Kasi naturally, kung right-hand shooter tayo, ang tendency is i-grip natin yung barrel to control the weapon. But in principle of grip, dapat sa kabila, non-shooting hand ang mahigpit para ito relax lang. Para ang kalabit mo ay straight forward, walang movement pakaliwa ang barrel. So ngayon, I will test the weapon myself dito sa kabilang target kung maitama ako ba siya na letter A ang aking shot. Okay? Natin. So, pahiram. Up, huwag mo na takpan. Umiyan na. Okay. So, para kung parehas ang tama natin, ang ibig sabihin, may problema yata siguro sa bala. Gagamit tayo ng original na bala na yung hindi reload. Okay? Yung ball. Okay? So ako naman, this is not my weapon. I'm just borrowing this one. Low hitting. Natin. At ito yung aking tama. Mayroon akong nag-one hole. Touching shot group at ito. Isang dalawang bala yan. Mayroon akong kumaliwa ng konti. But jar direction is hitting low. Pero andun lang ako mismo sa vicinity ng letter A. Tama ba? So ibig sabihin yung sight alignment ko okay. Kalabit ko okay. Pero hindi pa ganun ka-perfect dahil merong humiwalay. Dapat doon lahat ang tama. But
Pusado. Okay, nandun sa vicinity ng letter A. Nag-aim ako banda dito kasi doon sa baril na mga una kong ginamit, nag-lock, hitting high. Sa baril mo, okay lang. Ha? So, kung i-aim ko yan dyan sa mismong letter A, dyan na yung tama ko. So, ngayon, babalik tayo dito sa yung baril. Mo. Kaliwa ang general direction ng bala. So, bawat kalabit mo, mayroong tung, tung, tung. So, iku-correct natin ngayon. Okay? Iku-correct natin. Palagi mo kaya? Kaya kasi nasa isip, basta mga anak na miskit, kaya pag sinabing kaya, kaya yan. hindi kaya mukat, kaya talaga. Okay? So ngayon, re-practice tayo. Right, but your weapon is good, ha? Huh? Okay siya. So, gayahin natin yung tama ko. Ha? Yun ang purpose natin ngayon. So, i-review natin ang lahat ng principles ng marksmanship. Tapos i-apply natin. Kayang-kaya 'yon dahil may meron ka nang ano. Hindi na kasama ya. Marami na akong pinaputok. Tapos minsan sa lupa pa eh. Ah, nag-araro. Ah, akala mo mga magsasaka. Ha? Ah? So, hawak ang weapon. Ituro ko muna sa iyo una stance. Okay, stance 'o. Oh. Yan 'o. Oh. Yan. Yan, okay. So, tama na 'yan. Comfortable ka na diyan. Okay, sige. Hawak baril. Grip. Okay, grip. Grip. Okay. Ibalik i-holster mo muna. Ang non-shooting hand mo ganito. Ito 'yon. Yung kaliwa, ibig sabihin, kay sa kanan ka ma. Ganito kalakas ang grip mo. Okay? Yan, oh. Yan. Dito sa shooting hand mo, yan lang. Para ang kalabit mo relax to, oh. So ganun lang ka. Okay? Yan ang diferensya ng dalawa. 60-40. Or 70-30, whatever, basta mahigpit ang non-shooting hand. Non-shooting hand dito sa kaliwa. Sige, hawakan mo ngayon. Right? Sige. May tinatawag na maximize leverage. Yung lahat ng buto natin, naka-aim papunta doon. Parang naka-align sa barrel, papunta doon sa target. Tapos, directly under doon sa kung saan ang meeting point ng lower frame at saka upper frame. Yung meeting point niya, andun lang yung kamay mo. Hindi nakaharang. Okay? Doon naka. So, dito mahigpit. O, see, feel mo ngayon. Hawak. Sige, go. Aim. Upper body. Yan. So, tama na yun. Comfortable ka dyan? O, comfortable ka dyan? O, sige. Tingnan ko yung kalabit mo. Pasok ko ng kunting-kunti lang. Ayan. Hanggang dyan lang, ha? I-maintain mo yan. Tapos, inhale, exhale, ubos hangin. Delivery tayo. Inhale, exhale. Squeeze very slowly. Yun. So, dapat, pagkalabit, nakatitig ka dito, front side ka lang titig, ha? Ang letter A, nakaganyan yan. Malabo. Malabo yung letter A. Dito ang malinaw, ha? Yun yan, malinaw. Yan, o. Naka-align siya, tatlong poste. Tapos, letter A, yan, nakaganyan. Nakasa gitna yan. Yes, sir. Yan, ha? Sa gitna. Makikita mo yung ulo ng letter A dito, o. O, yan. Okay, go. Yun ang tinatawag na sight picture. Sight picture is the placement of that sight alignment on the target. Sight picture. Aliga, tip ha? Okay. Right? Okay. Inhale, exhale. Nakita ko gumalaw. Nakita mo. Dapat ikaw mismo nakita mo gumalaw. Pag kalabit mo, the moment na pumalo, pag may galaw din yan doon. Dapat ang ating objective, pagkalabit, walang galaw. Walang galaw dito. Okay? Sige. Okay? Inhale, exhale. Relax lang. Relax, relax. Huwag tense. Tanggalan ng tense. Relax lang. Okay. Relax lang. Okay, sige. Go. O, sige. Kalabit. Inhale, exhale muna. Maliit na lang. Nabawasan na natin yung galaw, which is very good. Okay, another one. Tapos ito pa. Tingnan mo ako. Kalabit ha. Ito yung index line ha. Ito yung pangkalabit mo. Ayan, tawag dyan, trigger pressure point. Ayan ha. You know? Oh, so, directa, rearward. Inhale, exhale. Tung! Huwag mong bitawan. Dahan-dahan, balik. Reset ang tawag dyan. Ha? Tung! Tapos, dahan, huwag mong bitawan kagad. Balik mo na. Okay? Yes, okay, go!
Very nice. Titik, front side. Helix sail. May galaw oh. Nakikita ako. Another one. Oh, ganito. Ito ang gagawin natin ha. May tinatawag na free play. Yan oh. Free play yan. Or slack. Okay? So ang gagawin natin, kapahin muna natin, tanggalin natin ang free play. Titik doon sa front side, inhale, exhale. Tapos squeeze very slowly. Para mabawasan mo yung error sa trigger pressing. Binawasan mo ulitin ko, free play, yan o. Oh. Tapos, squeeze, yan o. Binawasan ko pa siya, say 4 pounds yan. Bawasan mo pa siya ng 1 pound. Kabisado, kinakabisado yon. Yan o, free play, tinanggal ko yung slack o. Oh. Bawasan ko siya ng konti. Oh, 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 yan. Di ba? Nabawasan ko siya 1 pound. Inhale, exhale, inhale, exhale. Na hindi ka parang, ah, puputok na ba? Puputok na ba? Huwag mong isipin na puputok na, puputok na. Shot anticipation tawag doon. So kapag ma-master na kasi natin yan, ang advanced na training, ganito na. From the draw. Di ba? From the draw. Bilisan na lang kasi na-master. So diyan tayo magsisimula. Okay? Dahil wala naman, ipinanganak na magaling puputok, o kaya pinanganak, nagtakbo ka agad, lakad-lakad, o nagsimula mo na, gapang-gapang mo na yan. Okay? Go! Another one. Inhale, exhale. Alright. Yan. Maintain mo. Maintain. Okay? Inhale, exhale. Yun! Yan ha, huwag bitawan kagad. Okay? Dalawa pa. Consistency is accuracy. Accuracy is consistency. Okay? So tandaan niyo kapag mag-coach kayo, biyahin niyo ako. 1-on-1 ha. Yan. Ikita mismo pinapanood ng coach ano yung mga dapat babantayan. Good, very good. Okay, another one. Inhale, exhale. Tapos within 3 to 5 seconds, makalabit mo yan. Okay, good. Ngayon, load tayo isang bala lang. Isang bala putok natin. Pag sinabi kong letter A yung patamaan mo, letter A yung patama. Hindi kagaya-kagaya kanina na nasa gilid ng letter A, ha? Okay. Okay na. Eyes on ears tayo. Eyes on ears. So tayo, eyes on ears. Okay. Shooter load and make ready. Let us fire one round only. Are you ready? One round. Letter A dead on. Fire when ready. Huwag madaliin. Unload and show clear. Okay. Ang tama natin is a little bit nasa left, as a right. Pero nawala na natin yung error natin na kumakaliwa. Okay? Mas okay pa yan na medyo nagra-right kaysa kumakaliwa. Ibig sabihin nawala yung tapon. So yan, it can be sight alignment error. Eh? Sight alignment. So tatlong dry practice uli. Then putukan natin ng another one round. Dry practice, 3 times. Ang punto natin dito is sa marksmanship, it's 75% dry practice. 75% of your time is dry practice because we want to attain that muscle memory that will enable us to consistently execute the fundamentals. Trigger pressing, sight picture, blah, blah. Lahat-lahat ng 5 fundamentals ay ma-apply mo siya consistently kasi lagi kang nag-dry practice. Hindi yung madala sa paramihan ng bala. Yung iba, paramihan ng bala. Wala yun. Di mo ina-analyze. Ina-analyze. Okay. Practice, 3. 3 times. Inhale, exhale. Ubos hangin. Okay. Another one. Ang tinatanggal natin is yung error mo kanina na kumakaliwa.
Nailing sail sa letter A mismo. Okay? Mayroong kaliwayo, nakikita ko. Nakikita ko mismo. As your coach, I am watching your front sight kung may movement the moment na pumalo yung ating hammer. Nice. Load and make ready. Eyes and ears. One bullet na, sir. Okay. Right. Okay. Shooter, are you ready? Thank you, sir. Firing line is ready. Fire when ready. Okay. Shooter, unload and show clear. Holster. Atin natin. Nakita natin, andito na yung tama natin. Para sa akin, that is much better than yung tumatapon papunta doon. So kung may error tayo, sight alignment lang yun. Okay? Mas malaki ang error na idudulot ng sight, yung kalabit, kaysa sight alignment ng kalabit, ng trigger pressing error. Okay? From here to here. Tingnan mo yung tama. Dati, kumakaliwa. Ngayon, andito na sa bandang kanan at madikit siya. Good to go tayo. Okay? So, tapalan muna natin at i-endeavor pa rin natin to hit dito sa mismong gitna. Kagaya nung sa akin, doon. Ah? Okay. Tapal! Ano mo, ha? Pangtikal. Kaliwaan ko, ha? Kaliwaan. Pero, I will try my best to hit letter A, ha? Hitting high lang ako. Ha? Hitting high. Yes, sir. Pero, kita mo? So, walang gumanon, walang gumanon. Talagang sa triangle. Sa tuktok ng triangle ng A. Yun ang sinasabi ko. Grip Z. So, may mga sikreto yung mga shooters para medyo may panglamang tayo sa grip, hindi mag-i-slide. Ah, ito yan, oh. Oh, so may iba, parang powder. Ito yun. Okay? So, Double Alpha Academy grip pang pangpaas, pagdagdag sa sikreto ng mga ano yan? Ha? Okay. So, dapat walang slide. May, sa akin, ha? Yan ang mga sikreto ng mga manunudla. Lahat ng mga panlalamang sa grip hindi mag-slide, mayroong ginagamit. Kaya, yan. Okay? O, sige, banat. Sight alignment. Go, go. Pa? Warm up lang yan. You can do it. May puno ng ugat ang shooting hand mo. Ibig sabihin, persado. Ha? Sabi ko, maluwang lang yan. Maluwang. Dito ang mahigpit. Okay, sige. Inhale, exhale. Tanggal mo na slack bago inhale, exhale. Squeeze very slowly. Mayroon? Kita mo? Oh. So, matatanggal mo yan if you know na may mali. So, yung mali na yon ay nagsisimula yon sa pag-grip. Okay? Sige. Sa kalabit yan. Ibig sabihin, natitigasan ka sa kalabit. Hindi mo pa kabisado yung trigger weight mo. Nakakalabit mo siya na ano. Oh, meron no? Malaki nun. Malaki yan. Sobrang malaki. Luwangan mo pa, luwangan, luwangan. Okay? Okay.
better. Pero meron pa rin. Better yun, better. Last one. Sige. Ikikita ko dito kung may galaw dito eh. Inhale, exhale, tanggal slack. So ganyan mag basic. Ha? Back to zero tayo. Yun. Okay, pahinga mo na. Para wala alibay. Inom tubig, may tubig doon. Okay. Atin, letter A ang targetin mo. Letter A. Isipin mo, letter A, letter A, letter A. Doon bagsak bala. Relax ang shooting hand. Alright, go. Tanggal ang slack. Inhale, exhale. Ubus hangin. Deliberate fire yan. Yun! Iyon mo. Ano yan? Another round, ha? Another round. Dapat consistent. Okay? So kung may kanan pa rin siya, kunti-kunti lang yan. Sige, another round. Ah, gusto ko. Anan, go. Maintain. Dapat kung anong ginawa mo kanina, ganun. Mahigpit, mahigpit. Oh. Tignan mo, ugat-ugat. Okay, go. Maluwang lang dito ang mahigpit. Yan. Oh, sige, consistent tayo. Pare-parehas. Tanggal slack. Inhale, exhale. Squeeze very slowly. Oh, isang bal, isang butas lang. Oh, another pa, isa pa. Yan. Ganun. Ha? Learning to pass. Another one. Oh, isa pa. Mahigpit uli. Huwag higpitan. Dito ang higpit. Okay, go. Okay. Oh, sige. Maintain, ha? Maintain lang. Ang gusto natin ay consistent. Oh, kumaliwa ka. Okay. Unload shocker. Oh, tingnan natin, ha. Maganda yung ano niya. May error siya, maliit lang yun. Okay, dalawang bala. Kung may wala yung isa, about an inch away, ha. Oo. So, ando na, nakukuha na yung consistency. Ang gusto natin, tatlo talagang, kahit ako kanina, may kumaliwa rin ako, di ba? Pero gusto natin consistent. Pero improve na siya. Hindi kagaya kanina, pag ano na tama. 1, 2, 3, pamahaba, pakaliwa. Ha? Di ba? Kanan. Pag dumaan kay Ranger si, humuhusay. Ha? Oo. Oh. Tingnan natin kung maitama ko siya ng mabuti. At least, panay alpha lang. Makikita ko rin kung may error ako dito pa lang. Alam ko kung may error ako. Ang challenge ko dito kasi, yung trigger, hindi ko kabisado. Masyadong malalim. Okay? But I will compensate with my experience in shooting. Okay? Kikita natin kung tumatama tayo doon. Kung yan ang bilog, tatama pa rin ako. Yan ako nag-aim. Tama ko. Yan lang. So dahil sa tigas ng trigger, yan yung nagkaka-error ko pakaliwa. Yan o. Pero nag-group pa rin ako, ha. Alam. Dito ko nag-aim, nang tama. Hitting left around 10 o'clock. Pero kung sa Patreon, diyan ako nag-aim, diyan ang tama ko, bumagsak pa rin siya. Okay? So, ang ibig ko sabihin, yung bala, hindi ganun ka problema. So, doon sa kalabit, kung ako ay nagkaka-error, nabiyasa na ako, nagli-left sa trigger na error yun, sa'yo, most probably, ay ganun din. So ngayon, we'll try na may correct,
lagay mo lang sa mindset na malayo, malapit, parehas lang. Ha? Huwag mong isipin, malayo na, parang ano, alam yan. Dito yan eh. Tatalunin mo yung mga mental baggage mo. Okay? Sige.